Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Nice Vlogs. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At kung kayo ay customer na isang convenience store, relax lang kayo. Hindi ko na siguro ipi-play to yung picture na lang kasi may ano eh, may bad words eh. Ayoko may mura eh. Ang katanungan ko lang mga kababayan sa inyo, kung kayo naniniwala sa isang kasabihan, sa isang mga service, sa hotels, mga restaurant, mga malls, like that. Ang salitang the word customer is always right. Tama ba yon? Ang customer ay parating tama? Yung mga parating ano eh, bibig natin mga nagtatrabaho sa service, mga hotels, mga ganon, di ba? Ako ay dating nagtrabaho rin sa isang convenience store. 5 years ako ron, medyo bisura ako and then naging manager in a short time, mga 5 months. Naka-encounter rin ako ng mga customer na mga mababait, masusungit, mga arrogante, mga nagahamon, na sila naman ang mali. Pero never akong pumatol kasi na-train kami. Yung iba pumapatol. Naalala nyo sa isang mall dyan sa may bandang SM North, isang computer shop, yung customer kasi sobrang sungit, yung manager pinagduduro ganun-ganun. Napuno yung manager. Napo. Ang nangyari, yung customer nawala ng buhay. Kasi sa sobrang galit ng manager, siguro talaga diniscriminate siya. Pinagduduro, something like that. Ayun. Mga kababayan, dito sa videong to, may complain yung isang customer eh, pero may sinasabi isang signage, nasabi siyang 3-5 ang pantalon ko. Eh, anong kinalaman ng 3-5 ng pantalon mo? Eh, diniscriminate mo yung mga crew ng isang convenience store. Hindi nilagay kasi kung anong naging cost. Diba? Pag-usapan natin to, ha? Mga tips, ha, kung magtatrabaho kayo sa mga convenience store. Nasabihin ko sa inyo anong klase mga customer ma-encounter nyo. At mabibiktima kayo ng budol-budol gang. Kung nagtatrabaho ko sa isang convenience store, dapat ang pasensya mo million times. Kung di matibay ang sikmura mo, mag-resign ka na lang. Good morning, good afternoon, good evening. Again, welcome to my channel, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Pakisubscribe lang at saka pa-like lang, ha. Hindi ko na, inuulitin ko, ayoko na i-play ito. Inakita ko na lang, i-describe ko sa inyo, ha. Kasi may mura eh. Ito nga, nangyari sa isang convenience store na isang customer na nagireklamo. Nagmumura yung mga crew. Muntik pa nga actually, napang-abot na eh. Yung isang crew, medyo malaki rin. Aba, parang natamaan sa ulo isang customer. Yung parang blandi ang buhok nito. Anong kinalaman ng pantalon mo na 3-5? Anong complaint mo? Kung may complaint ka, sir, huwag mo dadaanin sa initang ulo. Hindi pwede kang kasuhan yan, yung ano, alarm and scandal. Ngayon naman mga kababayan ko, iba, ang the customer is always right. Ako, sa kasabihan, not all customers are always right. Diba? Pero kung maliit na bagay lang, sige, pagbigyan mo na. Pero kung yung customer pipilitan na hindi pwede,
policy ang isang convenience store, huwag niyong pagbibigyan. Unless talaga kung kilala niyo, di ba? At saka, pang mga maliit na bagay lang, hindi naman ikaw sinasaktan, huwag kang ano, huwag ka rin hostile. Hayaan mo siyang maging hostile. Huwag ka lang sasaktan. At saka yung mura, na-trend kami niya. Pag minura kami, okay lang yun. Ilabas sa kabilang tenga. Nakarambaho ka naman sa convenience store, asahan mo may mga customer na masusungit. Parang mababa ang tingin sa'yo. Oh, ganun may mga ganyan sa amin. Ako nga eh. Yung pwede sa'yo short lang ha. Yung customer, bumili ng isang card. Para i-load sa cellphone niya. Aba, nagkamali ba naman siya? Bumalik, pinagduduro ako. Siya ang mali, yung customer. Niload niya sa postpaid. Oh, di ba mali yun? Tapos sa prepaid yun. Tapos sasabihin niya, malakas ako kay mayor. Ay, hindi ko nalang pinansin mga kababayan ko. Dahil na-train nga kami na huwag papatulan ang mga ganyan na customer. Pero, pag sinaktan ka, judgment mo na yun kung anong gagawin mo. At yung mga gwardiya naman, may gwardiya kasi dyan eh, na tumingin lang. Ewan ko lang kung gwardiya ng isang convenience store yun, no? Kung nanonood. Dapat inawat ka agad ang gwardiya para hindi lumaki ang gulo. Eh, hindi eh. Mukhang nagkasakitan ng konti eh. E, pagkatapos ng ano, altercation, parang bumait. Ano bang klase itong customer na to? Baka may pinagdadaanan. Pag may itang ulan ng customer, mga kababayan ko, huwag niyong pansinin. Patihin niyo lang ng good morning, good afternoon, good evening po, sir. Pag hindi kayo pinansin, walang problema yun. Ha? Yun lang, mga kababayan ko. Ha? Pag nagtatrabaho sa isang convenience store, kalma lang. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-address kayo sa aking mga video. Salamat po. Bye.